Narito ang programang totoong totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Magandang tanghali. Welcome to Tambayan. Wala pa akong kasama dito. Expect ako ni Glenn Chong to be in at saka si Dion si will be in in a little while. Pag-usapan natin, sexual harassment. Diba? Medyo matunog tayo ngayon. Matunog po yung issue na ito sa social media. Pag natapos na po yung kantsawan, medyo mahalaga rin naman na alam natin what constitutes sexual harassment. So, check natin yung batas. But in the meantime, TWIZ text line 0999-376-6768. Ulitin po natin, 0999-376-6768. We're also on Facebook Live and YouTube live streaming. Don't forget to like, share, and follow. And as every day ginagawa ko, please be reminded, don't forget to like and follow sa Facebook page namin, Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Although you can just search Luminous, lilitaw na po yun. Sa Facebook, like and follow po. And on YouTube, huwag niyong kalimutan, hanapin niyo po kami. Luminous din po. And don't forget to like and subscribe. Diba? Meron tayo kasi mga batas on sexual harassment. Diba? Iko-call out natin. Mahirap na yung mag-quote tayo at ni, ano, binabalahura na tayo ng mga fact-checkers minsan eh. Kahit ang nipis-nipis ng maliit na sinasabi nilang fact-check. Kumbaga, we'll also be talking about fact-checking later. I mean, Anti-Sexual Harassment Act of 1995. At meron din tayong anti-bastos law na very recently pinas. I think, if I'm not mistaken, sometime 2 years ago lang po. And that's the act defining gender-based sexual harassment in streets, public spaces, and online. Importante din po itong online, ha? Kasi minsan, hindi natin namamalayan na ginagawa na po natin yung paglabag ng batas and it would be a very simple matter of filing a case against you. Hindi lang po ito basta yung mga cyber crimes, plain cyber crimes, but this is, well, although considered a cyber crime, may specific definition siya. Gender-based sexual harassment in streets, public places, online, workplaces, and educational or training institutions, and providing protective measures and prescribing penalties therefore. Ano yung mga ginagamit, anong mga bawal? For instance, catcalling. Ano yung catcalling? Yung pagpipituhan mo yung tao o mag-i-express ka ng unwelcome, sexually loaded na expressions. So, wow, sexy, ganyan. And in many cases, this applies only to LGBTQ and to women, although there are some particular instances dito sa batas na mag-a-apply siya, gender neutral siya, at mag-a-apply siya sa lalaki. Ibig sabihin dito sa batas na to, gender-based street and public places sexual harassment. So, ano yung mga bawal? Catcalling, wolf whistling, unwanted invitations. Yung mga tipong miss, date naman tayo. Yan. Even yung ano, misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist slurs. So, kapag kunwari, sa kalye, may dumadaan na LGBTQIA, pag tinawag niyong, ikaw, bakla, bakla, or something like that, that's considered gender-based sexual harassment. Gender-based streets and public places sexual harassment. But it can happen also in restaurants, in cafes, bars, and clubs, resorts, water parks, hotels, casinos, cinemas, malls, buildings, and other privately owned places open to the public. So that means that includes places like hotels, malls, etc. Gender-based sexual harassment in public utility vehicles. Okay? Importante yung distinction kasi may penalty na ini-impose din ng LTO. Pagka-committed by minors, the DSWT takes cognizance of it and takes necessary disciplinary measures under the Juvenile Justice and Welfare Act.
LGUs bear the primary responsibility in enforcing the provisions, and the DILG should assist in the administration of this law. Ano pa yung iba? Gender-based online sexual harassment. Yan. Ito mahalaga para doon sa mga tao who are on social media. So, if for example, somebody keeps telling another person, I love you, and that person has already made it clear na ayoko yung sinasabi mong yan, hindi po yan welcome, tama na po yan, that will also be considered gender-based online sexual harassment because it's the use of information and communications technology in terrorizing and intimidating victims through physical, psychological, and emotional threats, unwanted sexual, misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist remarks and comments online, whether publicly or in private messages, ha? Invasion of the victim's privacy by cyber stalking and incessant messaging, uploading and sharing without the consent of the victim any form of media that contains photos, voice, or video with sexual content. So be careful. And unauthorized recording and sharing of any of the victim's photos, videos, and or information online. Impersonating identities, of victims online, or posting lies about victims to harm their reputation, or filing false abuse reports on online platforms to silence victims. Ngayon, don't think that this is very broad kasi yun yung mga unauthorized recordings, impersonating identities, etc. Because na papasok ito sa sexual harassment law, kailangan yung konteksto is still in the context of online sexual harassment. So there must be a sexual and unwanted nature dito sa mga violations na ito. Let me check on your comments and your Don't forget, nag-like and share na po ba kayo, lalong-lalo na sa Facebook at, sa YouTube, nagla-like and share na rin po ba kayo? Hindi ko pa nakikita kasi. So, magandang tanghali para dun sa mga, viewers natin. Hassled, harassed ang feeling ko. Ang gulo pala ng hair ko. Okay, I'm having a bad hair day. Pag may mag-comment, mag-hi muna ako dun sa mga nakatambay. Cristo Ben Castro, Merlin Nietes, Mau Alvina, Ramon Arevalo, Mary Carriedo Bertulfo, Maria Divina Olega, Mayang Emanuel, Roxanne Castro, Irene Enriquez, Rowena Tamayo Garcia, Ruth Gapas. Oh, don't forget, the more you comment also, the better it is. Parang mas malaki yung chances na marami pang makinig sa atin. So, like, share, and comment. Dito naman sa ating YouTube, magandang tanghali kay Josh Espiritu, Juliet, Manila Walkthrough, Ophir, Lovely May Sasa, Ilawal Person, kay Chev, yung ating mga regular tambays, Ma'am Pinay Paparazzi, and Marian Shoko. John Brian Monterola is also here. Magandang tanghali. Ay, si Ma'am Ying and Antonio SC30 are here as well. Jelver Josh is here and checks and lines. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ay, hi rin kay Leo and Owen Friday. Let me check your comments. Lovely May Sasa says, mostly nangyayari ang bullying sa mga high school students, pero pag nalaman ka na black belter ka, takot din sila. For purposes of the law, ang bullying talaga is school-related. So, pag sinabi niyo, you're bullying online, so, hindi yan papasok sa batas natin on bullying. But if there is a sexual nature to it, or yung mga unwanted attentions pertaining to a sexual nature, then papasok yan dito sa anti-sexual harassment law. Hi kay Carlos Reyes and kay Ma'am Maria Manansala and Angie Pai. Magandang tanghali sa inyong lahat. Bakit natin pinag-uusapan ito? Because very recently may lumalabas or lumilitaw na balita tungkol dun sa isang supposed Twitter na influencer na inaakusahan, who happens to be in show business, na inaakusahan ng isang artista
ng sexual harassment. Ngayon din, as a result of that, meron din tayong nakikitang sumisipol sa online ng mga accusations that can be very serious, such as but not limited to rape. So, ang mga reactions natin should also be tempered in view of the Anti-Sexual Harassment Act o yung online, the possibility that there is gender-based online sexual harassment doon sa ating mga reaction. So be careful about tagging people kung meron kayong sasabihin na ganyan, kung yung bullying consists of a sexual nature. Do I agree with this law? Well, I'm not sure. I haven't seen it yet truly in action. I see that meron siya namang how do you call this? Meron siyang puntirya. There's a good intention behind the law, pero hindi po natin nakikita pa exactly how it operates and how it's going to be implemented in court. Magandang tanghali, Attorney Glenn Chong in the house. Kumusta, hearing? Pa-report na naman ako ng hearing. How are you? Eto, bad hair day. Nagulo na buhok ko. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kababayan. Boss, magandang tanghali. Ito po si Attorney Glenn Chong. Ang gaya mo, ha? Bakit na naman? Hindi mo sinabi, wala ka pala last week. Grabe, sorry talaga kasi so na baptism of fire ko pala last week. I'm not used to being on the hot seat. Actually, kontento na ako dito sa lungga ko dito. But no, it's gonna happen. Honestly, even if I'm Glenn Chong, comfortable na ako rito sa lungga ko. And I'm not comfortable there. Because you're Glenn Chong. You have to be here once in a while. No, yeah? Kasi I was caught unaware . And then may text pala sa akin. Kung nabasa ko lang yun, hindi na ako tutuloy. Sorry. Hindi ko nabasa eh. Pagdating ko rito, pala. Kaya pala puro lang kanta. Kasi di ba nag-share ako while on in the car? Yeah. Kaya nagpapalit ako palagi kasi pagdating dito wala signal eh. So no, sabi ko lang, para purong kanta lang ito . Tapos, nandiyan na lang isip na ako. Sabi ko, sige, aakyat pa rin ako. Naku, honestly, I'm not really comfortable being in the hot seat. Kasi ikaw ang reyna namin dito eh. Once in a while, kailangan nandito ka. And it might be... But I was happy. But I was happy kasi hindi na sayang yung programa natin. Oh, yes, diba? At least for one session. Naka-uwi ka the next day? Great. Well, with respect to the case, ako po'y nagpapasalamat sa Supreme Court. Kasi nalipat na po yung kaso ni Richard. Oh, okay. Kasi sumulat kami sa Office of the Court Administrator noong October 5. Okay. And then noong May 5, lumabas yung order na resolution ng Supreme Court na nilipat na po yung kaso ni Richard from Antipolo RTC to RTC Makati. Very good. Kasi ang sabi nga namin na hindi po maganda para sa amin na mga private complainants at yung witnesses na dito kami maglilitis sa teritoryo mismo ng mga salot na pulis. Kasi di ba sa Region 4A sila eh. Specifically, Cainta, Antipolo, yan area na yan. So, at sabi naman ng Supreme Court, kinatigan kami ng Supreme Court, sabi nila, considering na 18 of the accused are at large, there is a great risk namimiligro yung buhay ng mga private complainants, yung mga abogado at yung mga testigo. Mm-hmm. As a matter of fact, kasi nilatag ko rin doon kasi sa sulat yung witnesses namin na yung isa pinaputukan yung bahay niya sa harap ng bahay, alas 2 ng umaga, naka-motorsiklo na nakaitim lahat, naka-helmet, tapos nagpaputok ng baril sa harap ng bahay niya. So, syempre, babae ito. Bata pa lang ito, mga 18 or 20 years old yun. Okay. So, ito yung witness na sinabi niya na wala pong bumabaril sa loob ng sasakyan. Kitang-kita daw niya, tinanong nga siya, ilang metro ka mula sa sasakyan ni Glenn Chong? Ang sabi niya na sa mga 50 meters ako, kitang-kita ko yung sasakyan kasi may lamp post sa harap. Okay. And then, wala pong bumabaril mula sa sasakyan. So, hindi bumabaril si Richard. Tapos sabi niya, may narinig nga akong babae sumisigaw. Huwag po, hindi po ako yun. Mm. Oh my gosh. So, ito yung babae na pinatay din ng mga polis.
So na-establish natin na yung mga pulis, sila lang ang nagbabaril, nagpumuputok. So, kaya siya tinakot. Ano ba to? So, yung isa kong witness, yung isa naming witness, napakulong nila. Okay. Tapos yung isa naman, kinasuhan nila, pinantingan din nila ng baril. Mm-hmm. Itong witness na to, lalaki to, pinantingan din ng baril para matakot at hindi tumistigo. Kasi ang testigo niya, mm-hmm, may dalawa kasing testigo ang polis, Attorney Trixie, mga kababayan. Sabi ng testigo ng polis, nandun kami sa kalsada. Okay. Nang dumaan yung sasakyan ni Richard at hinabol ng mga polis. Uh-huh. Ito namang witness namin, sabi niya nakita ko yung sasakyan ni Glenn Chong. Pero banayad lang ang takbo. Okay. Tumigil pa nga sa harap ko dahil may tricycle sa harap niya. Okay. Tapos walang polis na humahabol sa kanya. Hala. So malinaw yun. Tapos tinanong namin siya sa cross sa direct examination. Meron ba doong dalawang testigo? Mm-hmm. Kilala mo ba itong dalawang ito? Sabi niya, kilala ko, mga kapitbahay ko yan eh. Mm-hmm. Nandun ba sila sa kalsada? Wala po. Nandun po sa kanilang bahay kasi pagbaba ko po, nagkasalubong po kami at nagtatanong kung ano daw yung putukan. Okay. So in other words, perjured witness ang ginamit ng mga polis. So takot sila doon, kaya pinantingan nila ng baril. At pinahuli nila. Buti na lang, hindi nila nahuli. Mm-hmm. O siyempre, kinasuhan nila, of course, nagpasalamat ako, may kaibigan po tayong nagpiyansa para sa kanya, tapos na po siya nag-testify. Okay. So, yung mga mahahalagang witness, tinatakot talaga ng mga polis. Mm-hmm. Mm-hmm. Pinapuputok ka ng baril, Pinuhuli, wala silang pakialam kung inosente yung tao, basta ang mahalaga, makalusot sila sa kanilang ginawa kay Richard Santillan. Okay. At ito nga pala, nagpapasalamat po ako kay Chief PNP. Sinagot pa po niya yung sulat ko. Ang problema, kalahati lang po ng sulat ko, sinagot niya. Kulang pa. Solomonic decision, ah. Parang ano, hati-hati, ah. Kasi okay, ni-report ko sa kanya, sabi ko wala pong earnest efforts yung mga polis na hulihin yung mga salarin. Okay. Eto nga, pinakita ko yung picture ng isa sa mga salarin. Outstanding yung warrant at the time. Okay. Inasa resort, kasama yung asawa niya, dalawang anak. At sabi ko, tingnan ninyo ito. Wala kayong earnest effort na hulihin. Mm-hmm. Ano bang gusto nyo? Ako pa magpapahuli nito. So, yun, ang sinabi ni Chief PNP, sige, papa-imbestiga ko yan. So, pina-imbestiga na niya. Okay. Pinapasagot sila sa akin. Mm-hmm. Pero yung request ko kay Chief PNP na, pwede bang pag-usapan natin to ng personal? Kung paano natin, paano gawin ng pulis na mahuli itong mga salarin na to? Hindi po ako sinagot doon. So, mag-follow up letter ka. Nag-post na lang po ako sa social media. Sabi ko sa kanya, Chief, hindi pa ako nangagagat sa taong may tiwala pa ako at matino sa tingin, paningin ko. So as far as I'm concerned, mapagkakatiwalaan pa naman kita. Sa tingin ko, matino ka. So sana pagbigyan mo yung healing namin. Dahil we deserve. We deserve your attention. We deserve your action. Because after all, ang mga brutal na pumatay kay Richard, nag-torture sa kanya, na pumatay sa kanya, mga salot na police. Yeah. At any rate, the Philippine National Police must answer for this. Buti nga, hindi ko dinala ito sa commission noon, international, sa UN Commission on on Human Rights. Diba? Kung gusto ko talaga, at guguluhin ko kayo, I can file a complaint sa United Nations Commission on Human Rights. Pauso sila eh. Pauso yung kabilang parlor. De, gayahan natin. Tingnan natin. Kung gusto ninyo, kung ayaw nyo talagang hulihin yan at pahirapan nyo pa kami eh, I can very well go to the United Nations Commission on Human Rights and file a complaint. Right. Gusto nyo, mas lalaki yung problema ninyo. Kasi hindi ninyo ma-deny yun eh, na tinorture talaga ng mga salot na polis eh. Mm-hmm. Tapos, Ako, I wanted to go through this within our domestic law. Yes. Dito sa atin. Pero kung ayaw po ninyong kumaksyon, kaya, then it leaves me no choice. Diba? Baka ma-CNN pa kayo at ma-BBC kayo. Right. I can do that. Yeah. And I'm not bluffing. Yeah. I'm not bluffing. Lahat ng sinasabi ko, diba, Attorney Tracy, lahat ng sinasabi ko, ginagawa ko. Yeah. But I'm waiting. So, yun nga rin eh. Dapat hindi rin lip service yung mga ano eh. Yung ginagawa nilang pag-acknowledge. Dapat may action. Totoo. Totoo yun. Kasi may lip service eh. Merong, sige, we'll look into this. Tapos matutulog. Yun, actually, yung panahon ni Kaskolan, diba? Attorney Trixie. Wala lang, parang pakitang tao. Nakipag-meeting nga sila sa amin. Yung
ano yun, chief of directorial staff. Oh, yung parang okay, assistant niya, oo, yung number two. So nagkita kami doon, si General Vera Cruz. Okay. Pero wala namang nangyari. See? Diba? So, may mga ganyan eh. Oo nga, so kaya ang ginagawa ko, pinipressure ko sila because we deserve justice. Richard deserves justice. He deserves vindication. So actually, itong mga kaso na final ko na sa kanila, na nabalitaan mo ko nga pala, Atty. Trixie, yung isang police official, official ito eh. Mag-early retirement na lang daw siya. Okay. Kasi pito na ang kaso niya eh, pito, walo. Okay. Mm. So dahil nakasuhan siya, pito or walong kaso na yata na i-file ko sa kanya, umaaray na, mahal na mo yung gastos. Naririnig ko lang sa mga, ano, umaaray na talaga siya kasi malaki na mo yung gastos niya sa mga abogado. Mm. Eh, ang abogado niya nasa Ortigas eh. Ortigas and then law firm. So hindi naman siya kumukuha ng abogado ng polis. Meron naman sila maraming abogado pero he prefers dito sa yung mga abogado di Campanilla. So ako naman tingin ko bawat filing may bayad yan. So file din ako ng file para lumabas ng lumabas ang pera niya. Ayan, mag-early retirement na raw siya. So kung mag-early retirement siya, pangalawa na to. Kasi may isa nang nag-early retirement eh. Ah, talaga? May isa na, kapitan. Actually, kapitan siya. Nag-retire po siya early. Oh, kapitan pa lang. Nag-retire na siya. Oh, 2019 pa lang, nung nagsimula akong magkaso sa mga polis. Okay. Nabalitaan ko na lang. Ay, kasi hindi na rin yan mapopromote eh. Mahirapan na siya. Oh, so, nabalitaan ko lang na nag-early retirement na. Siguro, ay, pero kung meron kaso yan sa Moleyo, di yan makakakuha ng benefits. Nakasuhan ko siya, bago siya, nakasuhan ko siya sa Moleyo, bago siya nag-retire. So, sabi ko, ayun, hindi mo matatanggap yung retirement benefits mo for the time being. So, sa tingin ko kasi... Ang polis, kailangan asikasuhin nila yung mga kaso nila. Ano nga, Atty. Trixie, akala ko, akala niya, no, ang tingin ko kasi, nag-early retirement siya para hindi ko rin siya makasuhan sa ombudsman kasi retired na siya eh. Ah, hindi. Kung maunahan mo, di walang benefits. Hindi. Ang ginawa ko, yung next na succeeding na kaso ko, sa ombudsman pa rin, tinay-up ko siya sa ibang... Ayan, ibang... active. Hindi ombudsman pa rin. Kasi retired ka na nga, pero may kasama kang active eh. Hindi sa ombudsman ka pa rin kita kakasuhan. Yan, tama yan. Mahahabol pa. Pati yung mga benefits niya, hindi yan marirelease. Kasi ang processing pa niyan, may oras pa yan eh. Kung itong kernel, itong pangalawa, kernel to eh. Kung mag-early retirement siya, pangalawa na siya. Good. Nag-direct na naapektuhan sa kaso ni Richard asikasuhin dahil sa mga salot nila na polis. Asikasuhin nila. Dapat anahin nila yan. Asikasuhin nila yan. Wala ano. Either harapin na nila para matapos na yung kaso. Hindi, actually, ang hinihingi ko lang naman talaga sa kanila, surrender nyo yung 18. Yun nga eh. Surrender nyo yung 18, diba? Titigilan ko kayo. Problema ba yun para sa kanila? Eh, mahal ang bayad eh. Uh-huh. 150 million pesos. Balita ko nga, yung isa nakabili ng bahay sa White Plains eh. Uy. Oh. Uy. Nakabili ng bahay sa White Plains. Yun, eh, mataas na opisyal yun. General yun eh. Ah, so mas malaki yung share. Ang mas malaki yung share niya. Ang balita ko, 50 million napunta sa kanya eh. Ooh. Oh. Kasi okay. 150 million ang binayad nito sa contract killing na ito. Papatay kay Richard para ako paluhurin nila. Huh. At wala naman ko ibang kalaban. Smartmatic lang eh. O, diba? Oo. Smartmatic ka ng enemy dito. Ang daming nadamay. Pinipoint po nga pa yung tao. Si Roger Piñata. Correct. Oh, malinaw yan. Smartmatic ang nagbayad ng $3 million. Dito eh. Si Roger Piñata ang troubleshooter nila dito sa Pilipinas. Oh, tapos yung isang general nakabili ng bahay sa White Plains. Salot for sa 50 million. Natin, mahigit 50 million. Ay, but did you hear? Meron na naman silang naipanalo na bidding. Oh, yun, hindi ko alam. Ano yun? Loan bidder sila for the external batteries of the counting machines. Natandaan ko. Like noong, 167 million. 167 million? Yeah. Batteries? Yeah. Kasi, 9,000 counting machines, tama ba? No, 100,000. 100,000 counting machines. Sorry, I was... Tapos tag-iisang battery. Ang batteries are over 1,700 per, or 1,800 per battery. Per battery, 1,800. At almost 100,000 counting machines, magkano yun? Oh, 100,000 times 10 is 1 million, times 100 is 10 million, 100 million, tama. More than 100 million. Akala ko na overpriced na naman. Ito nga pala. Ito sila pa rin.
Hindi, ipipilit nga nila. Oo, nagtataka nga ako eh, bakit, okay, pinabidding pa nila. Big sabihin, worried sila. Alam mo kung bakit? They could have gone to, not to bidding anymore. Oh, ano na lang. Kasi sila lang naman ang pwedeng mag-provide ng baterya ng mga counting machines. Oh, kasi sa kanila yung makina. Bakit sila dumaan sa bidding? Ito mga kababayan, mahalaga ito ha. Mahalaga ito ha. Na, buti na lang na take up na ito ni Trixie itong... That's what I love her. She reminds me of those important things na otherwise nakakalimutan ko na. Ito. Alam natin ang makina ng Smartmatic. Killer, cheater, Smartmatic is 100,000 lamang. Okay. And nagmamayabang ang Comelec na 60 million na ang butante. Mm-hmm. Dati nagre-reklamo sila na walang nag-rehistro din. Bigla na lang na naabot nila ang kanilang... ang kanilang target. May suspicious movement. Oo nga, ako nagdududa na ako eh. Nagdududa talaga ako na dati halos mangyak-nyak si Commissioner Guanzon. Magparehistro na po kayo. Kasi kulang na kulang yung target nila. Ano pa dyan? Kasi diba, a few months ago, if I'm not mistaken, around March, may tumawag sa akin na kaibigan na who's very good with campaigns. Nilapitan daw siya ng mga dilaw to launch a campaign for registration of new voters. So, niya, teka muna, bakit ngayon yung timing ninyo? Ganyan? So, mga dilaw ang kumausap sa kanya. Yes. Naku, delikado kasi na tayong lahat ito. Kasi magaling na campaigner ito eh. Mm-hmm. Tumanggi siya. Pero sabi niya, be suspicious of these movements. Kasi, baka biglang pagtingin natin, ang dami ng new voters dyan. Nagaling dyan kanila. Puro... ano bang tawag doon sa... Ano yan? Ano bang tawag doon sa mga bogus na mga accounts? Troll accounts? Troll. Baka troll voters din ito. Diba? Baka maging butante yung kasi nagdududa talaga ako. It was just a few months ago na nagmamakaawa na ang Comelec literally sa bansa na magparehistro na po kayo. Kasi kulang, hindi umabot yung target namin. Dahil ngayon, bigla na lang, 60 million na ang botante. Masaya-masaya na si Comelec. Di ba? Naku, mga kababayan, yari na naman yung eleksyon natin. Kaya nga, be on guard. Lalo na yung mga ganyan, no? Makikita mo yung mga tao na, may campaign, magparehistro. Sino yung mga kandidatong nagsasalita ng gano'n? Chel Jocno, number one. Yun yung push niya ngayon, magparehistro, lalo na ang kabataan. Justify. Duda talaga ako dyan eh. Anyway, di ba ang election, ang cheating mechanism can go either way. Yeah. Basta ang halaga na proklama ka. Di bali na yung kutong nanalo maghabol. Basta ikaw ang naproklama at ikaw ang umupo. Yes. Now, ito mga kababayan, kanina, going back. 100,000 lang ang ating makina. Karamihan pa niyan, 2013, 2016 vintage. Di ba? So malaki, refurbished. Malaki ang chance na papalya yan sa araw ng halalan. Mm-hmm. Magpapaputol ako ng tatlong daliri. Tatlo lang. Huwag naman ubusin. maraming butante ang hindi makakaboto sa araw ng halalan dahil maraming makina ang papalya. Okay. Dahil 2013, 2016 vintage yan. Okay. Dalawang beses lang din nagagamit ang makina. The last time na binili natin, 2016. Dumaan niya ng 2016 elections, 2019, tapos 2022 pangalito na. Now, kung 100,000 ang makina at alam ng Comelec at Smartmatic na delikado magpalya mga makina, ang kinatatakutan ko at unahan ko na yung sindikato mga kababayan na uunahan ko na itong sindikatong ito, baka isingit up to October 2021, baka isingit nila na bibili ng additional 100,000 machines. Okay? Baka, natandaan ko sa panahon ni Andres Bautista. Okay. Ginago tayo. Kumbaga, may option 1, option 2, option 3. Natandaan ko talaga yon. Refurbishment plus new, entirely new. Yun yung mga options nila. Una, refurbishment all. Pangalawa, hybrid. Refurbishment some new. Mm-hmm. Yung pangatlo, all new. Mm-hmm. September. Mm-hmm. In a word, bigla. All new 2016 elections. Maklaseng bidding September yan, 2015. Yung mga emergency bidding. Emergency. So, ang pinagtataka ko. Kung ginagawa pa ang makina, September, October, November, December, na-deliver ni Smartmatic lahat sa loob ng 4 na buwan.
I don't think magagawa nila yun. Maliban na lang. Kung may usapan na, na gawin nyo na yung makina, sa September na namin i-award, i-deliver nyo ng November, December. Yun yung delivery dates eh. November, December. So, eh, nagkutsabahan ng Smartmatic at Comelec, sa tingin ko, pinagawa na yung makina sa Jaltek sa Taiwan. Mm-hmm. O di kaya sa China, way back before September. Hindi pa September. Pero ang timetable, i-award namin September para wala nang makagalaw. Correct. Pag-award ng September, aba bigla na-deliver November, December. At saka hindi na bidding yun. Kasi emergency purchase na. No, bidding pa rin eh. Talaga? Bidding pa rin ang ginawa nila. Ay, so nila, ito ngayon, malayo pa ang October ha. Malayo pa ang October. Ano nga ba yun? June, July, August, September. Mm. Bantayan natin mga kababayan. Baga biglang may 100,000 na naman bagong makina bibilhin. Correct. Pero inayos na pala ni Smartmatic. Gumagawa na pala sila ngayon ng mga makinang bago. In anticipation na i-award sa kanila bagong makina. Kasi alam ng Comelec eh, hindi papalya talaga ang karamihan sa makina ito. Sure yan. As a matter of fact, bumili na sila ng 250,000 cleaning sheets. Cleaning sheets mga kababayan kasi lilinisin nila yung scanner. Correct. Kasi, noong 2013, ulitin ko ulit ito, lumabas yung digital line. Yung balota mo, malinis na malinis. Walang linya. Mm-hmm. Pero pagpasok ng makina, pagdaan ng scanner, may linya na tumatago sa mga ovals. Kung hindi sa first column, sa second column, third column, or fourth column, or fifth column, magpalit-palitan lang. So, pag tumagusun sa oval mo, ibuboto ka ng makina kahit hindi mo siya binoto. Diba? Kasi yung linya tumago sa oval. Oh, less than 25%, yeah. Diba? Ang column ay 50% ng oval. Oh, diba? Sinadya talaga, ang column ay 50% ng oval. Correct. So, siyempre, nasa threshold. So, ang kinalalabasan, bumoto ang makina o nagbawas ang makina. Kasi, for example, ang binoto mo sa senador ay 8. Nagdagdag si makina ng 5. Eh, naging 13. Correct. So, nullified lahat ng boto. Correct. So, ang kinalabasan, automated dagdag, automated bawas. Yeah, ito yung mga makina noong 2013. Nung na-discover namin yan sa Senado, abay ang sabi ng Comelec at Smartmatic, alikabok po yan. So, ang contention ko, bakit naging alikabok? Tingnan mo naman yung line, napaka-straight para maging alikabok. At bakit halos pare-pareho ang size? Don't tell me ang alikabok ninyo ay pare-pareho ang size. And then, itong makina na to, sa 2013, ginamit din ito sa Mongolia. O, mag-break na pala tayo. Okay, magbabalik ang tambayan. Sige. More on this later, magbabalik ang tambayan. Oras natin 12:33 ng tanghali. Tambayan sa DWIZ. DWIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Balikan tambayan, kasama pa rin sa impila na Attorney Glenn Chong. Magandang tanghali. Ako po si Trixie Cruz Angeles. How often are you online now? Ang social media issues kasi na kailangan natin i-take up. Ako ay check my social media, my social media, my account sa umaga, sa hapon, at sa gabi. Madaling araw. Ano kasi those times, ano bang mga ibang issue? Nangyayari na nga as predicted yung mga pinaghihigpitan yung mga ng mga fact checkers or ng Facebook itself ng certain accounts, mine included. I'm sure yung account ko kasama na yung signal nga natin yung dito signal nga natin sinabotahe na naman tayo isa pa yan. O nga kanina mga kabababayan sinabotahe yung signal namin. Wala naman kami ibang pagbibintangan pag Smartmatic yung pinag-uusapan sinasabotahe yung signal namin. Although, did you hear about yung sa Wansambayan ng Frel at saka Comelec? Ito yung Manila Times na article. Yeah. Parang IT yata itong nagsulat eh. Okay. Na trainees niya. Manila na, Bulletin actually. Manila Bulletin pala yan. Manila Bulletin. I stand corrected. Thank you. Parang IT yata siya eh. Di ba? Chinek niya na. Yung tech staff yung nakacheck. Chinek niya na yung campaign ng Wansambayan. Vote for us, Namfrel, and Comelec. They are interrelated. Yes. Kaya nga, parang may connection. Si Chel Jokno, Yelo, nangangampanya na magparehistro tayo. Yes. Si
Juan sa bayan. Yes. Ganon din naman ang ano nila. Yung yellow. Si Makiko Pangilinan. Oh, sila Kiko Pangilinan. Pagparehistro kayo. Tapos ito pala, Namfrel, one vote for us, Juan Sambayan, and Comelec are connected to each other. Yes. So, that makes our elections... And lame. Lame yung explanation, ng Namfrel. So, ang sinasabi dito is that itong sina Art Samaniego Jr., I think. Ah, yeah. Kilala ko si Art. Yes, yeah, si Art. Alam na alam ni Art yung mga ganyan kasi ay, anong siya, di ba? Ang likot ng isip eh. Totoo. Nag-start yan because Juan Sambayan, di ba, they had this major media event na ilan lang ang nanood. Supposedly to launch their proposed candidates. Oo, yung kandidato nila. Marami sila at first, di ba? Anime at first. At the end, tapos Everybody ang natira si Lenny Robredo at si Trillanes. Wow, sterling cast. Okay. So, tapos, even si Chel Jokno, I mean, he's supposed to be there, pero meron siyang response na it was neither here nor there. Yung mga, yung sagot niya was, I am honored by the, nomination. But I never sought it. I never sought the position. I am busy doing my free legal aid at Chuchuchu. Okay. Sige. So, most people thought of it as a rejection kasi I am honored. Pero walang, yes, thank you, walang ganun. On the other hand, wala din siyang no thank you. So vague. Nasa gitna lang siya. So, depende sa ihip ng hangin. Yung mga tipong, itong aga-aga palang politiko na. Di ba? Neither here nor there. Depende nga sa ihip ng hangin. Siguro, iba na yung ihip ng hangin. Two days later, in-announce niya na, although I think that Lenny Robredo is the best leader for the country, I disagree. That's his opinion. Sorry, Attorney Trixie, mga kababayan, but I have to voice my opposition at the very first opportunity. Otherwise, it might be waived. Yes. So, diba? Siya lang naman yun. So, but he said that he's running. But he did not even state what position. Okay. So, malabo pa rin. Pero dahan-dahan na siya nasa TikTok ng lolo mo. Trying to be the cool lolo. Diba yung mga tipong, kung pangit ang ipin ko, basta may ipin ng batas. A lame campaign line. Pero sige, go lang. Anyway, in the meantime, itong sina Boss Art. Natatawa ko siya. Antics. So, launch ng Juan Sambayan. Mm-hmm. Lumabas yung balita kasi Juan Sambayan, naghihikayat ng mga tao yan na mag-rehistro. Rehistro. Tapos may nag-point out na yung ginagamit ninyong app is so dangerous. Ang dali-daling makita ng private and personal information. Personal sensitive information. Correct. Uh-huh. So, violation ng data privacy app. Baka makulong tuloy sila. Sana. Makulong sila at ang bigat ng Heinz. So, doon nag-umpisa. So, si Mr. Samaniego and his staff sa MB. Kasi nakalagay yun. We have to give credit where credit is due. Yes. Tech staff kasama. So, nag-investigate sila. They were looking at that. So, tinignan din nila sino yung host, nag-host nitong ano. Yung web host. Yung web host nito. So, they find out that it's Namfrel. The name has the name Namfrel in it. Nandun sa ano, sa ano niya, di ba? Domain name. Yes, sa domain address. Correct. Nandun. So, taka sila ngayon. Okay, let's check this out. Tingin naman sila ng ganyan. Bakit ganon? So they pointed it out. And then they also pointed out na bakit itong Comelec ay post ng post tungkol dun sa sa kanilang activities. Pero meron pa isa yan, yung vote for us. Yung vote for us, yun ang pinapost nila and almost simultaneous with the original posting. So kung kunwari nag-post ng 10 o'clock, 10:04, nag-repost na ang ilang regional offices ng Comelec. Diba? So, starting to look like an incestuous relationship. Comelec, Namfrel, and diba? Dati si Comelec at si Namfrel parang incestuous. Oo. Kasi, in the first place, both Comelec and Namfrel have to be independent. Yes. Comelec. Of each other. Yes. Of each other. Everybody. Hindi yung sunod-sunuran. Correct. Tapos ito, Juan Sambayan, which is a clearly partisan political group. Political party. Nalang nalilipos yung partisan group. Diba?
it now has an unusual relationship with a supposedly independent and group that's supposed to be vying to be the quick count for COMELEC. Diba, every time naman yan, every election, nag-a-apply sila to be the quick count. Si Namfrel at si PPCRV. Yan. Pero yung quick count, Attorney Trixie, mga kababayan, yung quick count palagi po talagang binibigay ng COMELEC sa PPCRV. So, as a matter of fact, nung nagkaroon po ako ng audience sa CBCP General Assembly, meron niya silang meeting every year, di ba? Correct. Nandun po ako sa harap ng mga obispo. Mga obispo at arsobispo. And then many of them know me because kaling ako seminaryo eh. Ex-convent. Ex-convent ako. So, marami mga obispo at arsobishops know me. As a matter of fact, mayroon nga akong complaint, filing sa Supreme Court. Na nahila ko yung limang arsobispo, tatlong obispo. Against COMELEC. The first time ever na limang arsobispo, tatlong obispo, kasakasama ko sa petition sa Supreme Court. Nice. And then, imagine, pumirma sila on the strength of my assurances lamang. Because they trusted me. So, nandun ako sa harap ng mga obispo, sinabi ko sa kanila, hindi ma, huwag niyong ipagamit ang PPCRB sa pandaraya ng eleksyon. Correct. Because, I know for a fact, dit sa harap ko, ito ay opisyal ng Center for Investigative Journalism. PCIJ. Sa harap ko, receives grants from the national endowment. Ang mga kasama ko ay mga may mga abogado. Mga kasama kong ex-seminarians. Sabi niya, I forgot the election. It was 2013 or 2016. Okay. Nangampanya sila sa Northern Luzon. Dalawang grupo ang nag-alok sa kanila ng daya. Isa ang PPCRB. At ang PPCRB ang nagdala ng machine sa kanila para i-demonstrate. Talaga? Kaya nga sinabi ko, huwag kayong maniwala dyan mga arsobispo, mga obispo. Huwag niyong ipagamit ang PPCRB para dayain yung eleksyon natin. Ginagawa kayong imprimatur. Because wala akong rason para hindi maniwala sa kausap ko because Ang katabi ko, abogado. Personal knowledge niya yun. Nandun ako, nandun siya sa Northern Luzon. Nangampanya para sa kandidato. Dalawang grupo ang lumapit. Nag-alok ng dayaan. Ang PPCRB, isang grupo. Silang nagdala ng makina para i-demonstrate sa kanila. So I have no reason to distrust the person. So, paano yun? Anong reaction nila? Anong reaction ng mga arsobispo na? Kakausapin daw nila si Santa Santita Henrita de Villa. I've been very vocal about it. And I challenge Miss Henrita de Villa. Magharap tayo. Huwag niyong gamitin ang Diyos para gawin kayong imprimatur ng COMELEC at Smartmatic para dayain yung eleksyon natin. Sinong nag-set up ng sistema ng PPCRB? Smartmatic! So, paano mo sabihin sa amin na yung PPCRB quick count nyo ay independent? Paano mo sabihin sa amin, ha? Kung ang nag-set up niyan ay si Smartmatic, hindi kami pwedeng maniwala sa inyo. So, ito, going to our story, si COMELEC, si Namfrel at si PPCRB, silang nag-aaway doon sa quick count. Pero, Solomonic decision ang ginamit ni COMELEC. Ang quick count ay ibibigay pa rin kay PPCRB. Pero si COMELEC naman, Namfrel naman ang ginagawang imprimatur nila doon sa random manual audit. So hinati nila. Delikado pa rin 'yun. Pa rin kasi ang random manual audit 'yun ang sasabihin nila. Perfect ang makina. Yes. Kahit hindi. 'Yun yung pang-ratify. Nagduda ka dun sa boto. Pang-ratify siya. Sige, let's take a random manual audit. Tapos of ito, this, sabi ng rules, on the day of the election at 12 noon, habang nagbubutohan ang buong bansa, mag-draw ka ng mga presinto na isubject to random manual audit. Hindi na random yan, ha? Random supposedly, random kasi pa rin, pero mid, midday of election day, magra-raffle. Ira-raffle. Yung 750 yata yun na presinto. One for every district. Okay. Three for every district. Something like three for every district. So, ira-raffle yan sa midday.
kalagitnaan ng araw ng halalan. Hindi yan tinumpad ng COMELEC. Hmm. 4 days before the election, nag-raffle na sila. Hindi nang random eh. So hindi na random. Aga eh. Kasi, apat na araw, sa araw ng halalan, pipiliin yung mga presinto na i-audit, apat na araw bago maghalalan, pinili na nila. Correct. So siyempre, alam na ng mga sindikato, alin presinto ang ang bubuksan at i-audit. Right. Siyempre, hindi nila dadayain yung 750 presinto na yon. Kasi mahuhuli sila. So kaya, itong tarantadong COMELEC, sindikato talaga, sa halip na midday ng eleksyon, i-determine ko anong presinto ang bubuksan para ma-audit 4 araw bago mag-eleksyon. Alam na nila. Mm-hmm. Doon ko yan alaman una, doon sa amin, sa biliran. Uh-huh. Wala pang eleksyon, tinawagan ko yung provincial election supervisor. This was 2010. Sabi niya, sir, huwag po kayo mag-alala kasi po, mag-audit naman po kami. Sabi niya, meron po tayong i-audit dito sa barangay na to, sa barangay na to. Sabi ko, akala ko ba sa midday ng election day tayo magkakaalaman kung alon ang i-audit? Eh bakit 3 araw pa lang ngayon, alam mo na? Sabi niya, kasi nag-draw na po kami ng lots eh. Ayun. Kunwari efficient sila. Oh. Kaya nga mga kababayan. Salbahe naman, daming salbahe. Grabe talaga ang pandaraya ng sindikatong ito. Walang ibang explanation sa pagpapanalo ni Duterte kundi destiny talaga. Oh, tapos, kasi kita mo lahat yan, those are all stacked against him. Yeah, pero yun na nga ang sinabi ko. They learned a very difficult lesson sa pagpapanalo ni Pangulo. Mataas masyado yung boto niya. Ang style kasi nila, bawas dagdag. Uh-huh. Bawas dito kay Presidente, dagdag dito sa pangalawa. Uh-huh. Mahirap yun. Kasi, titimbangin mo eh. Correct. Saan ka huhugot ng mga boto? Kundi doon sa mga kandidato. Uh-huh. Tapos so, hindi ngayon, pwedeng masyadong malayo rin. Kasi hindi pwedeng masyadong malayo. Alam niyo mga kababayan, kapag ang distansya o diferensya ng boto ay maliit, hinabol yan. Uh-huh. That's the convention. Pag maliit ang diferensya, hinabol yan. Tulad kay BBM at kay Lenny Robredo. Uh-huh. 263,000 votes, is 0.5% one half of 1%. So kaya sabi ko nga ni hinabol yan eh. So ito ngayon, they learned the lesson. Mahirap magbawas dito, magdagdag sa kabila. So ang gagawin ng COMELEC, ang tansya ko, marami sa mga butante ang hindi makakaboto. Yes. Purposely i-disenfranchise. Purposely i-disenfranchise yung mga butante, tulad ng 1 meter distance sa presinto. Okay. Tapos, doon sa loob ng presinto, 6 na makakaboto. Okay. Pipila ka na naman doon sa makina, 1 meter distance uli. Mm. So, dahil maliit ang silid aralan, baka 3 na lang ang makakaboto sa at any one time. Correct. So, kung 3 makakaboto doon sa loob, gano'ng kahaba ang pila at gano'ng karaming oras ang kailangan. Correct. So, at the end of the day, maraming butante ang hindi makakaboto. Iaabot. Okay, hindi makakaboto ang mga butante. So, example, 60 million ang botante. 30 million lang ang nakaboto. Okay. So, kung 30 million lang ang nakaboto, sa 60 million, merong 12 million na hindi makakaboto. Mm. 80% lang kasi ang turnout. Okay. So, may 12 million. Plus 30, 42. Meron kang 18 million votes na pwedeng paglararuan. Okay. Kasi 60 minus 12 na hindi boboto is 48. 30 million ang bumoto. 18 million ang na-disenfranchise. So yung 18 million, hindi mo na kailangan magbawas sa kandidato. Kasi meron kang 18 million na buffer eh, reserva. 18 million, idadagdag mo na lang. So, mas easier to cheat ngayon. Kasi idadagdag mo na lang. The new voters. The new voters, yun na nga. So, idadagdag mo na lang yung boto. Kunwari disenfranchise. At hindi ka na, magbabawas. Now, there's another advantage for this type of cheating. Kung sakaling magprotesta ang kandidato, hindi mo na kailangan baguhin ang mga balota. Magdagdag ka na lang ng balota. Correct. Kaysa magbago ka. Kasi kapag baguhin mo yung balota, lahat ng mga sidon, babaguhin mo. At daling hulihin yan. At daling mahuli. It takes time and effort. Yes. Pero kung magdagdag ka lang ng balota, yung pre-shade na lang, pasok mo yan sa ballot box, mag-antay ka na kukunin ng protest tribunal,
pagbukas, match. So, it is easier to cheat no, this way. Na i-disenfranchise mo yung mga botante para meron kang malaking buffer. At yung buffer mo, idadagdag mo na lang sa gusto mong ipanalo. Correct. Pagdating ng protesta, balota na lang ang idadagdag mo. Hindi mo na babaguhin yung balota. So, ang tanong is, what can we do about this? Okay. What can we do about this, ladies and gentlemen? Mga kababayan, ito ang payo ko sa inyo. Sa mga rehistra ng botante, bumoto talaga kayo. Yes, gamitin niyo yung boto ninyo. Sa mga rehistra ng botante. Party list, ha, punuin niyo yan. Do not leave that blank. Alam niyo, you have a good point there. Mas mabuti na punuin niyo yung balota para kung babaguhin nilang balota, marami silang gagawin. Eh, ang problema ko is, Sir Senate, kasi if we want you to win, hindi namin pwede punuin yan. Totoo. So doon sa Senado, exception. Yun lang ano, yun lang ang lalagay natin, yung mga gustong-gusto natin. Not all. Kasi kung ilalagay nyo, pati lalo na yung mga return of the comeback na, huwag nyo nang ilagay yan. Mas mabuti pa yung lahat ng unknowns. I have a good point on those return comeback bago diba? Tayo matapos. Kaya pa, go. So, kung rehistra ng botante, bumoto talaga. Boto kayo. Gamitin nyo yan. Huwag kayong umalis doon sa presinto. Sabihin nyo, karapatan ninyong bumoto. Yes. Sa mga hindi rehistrado, ang suggestion ko, huwag na lang po magparehistro. Kasi kung hindi ka, kasi kung hindi ka naman kasi yung boto ninyo, mamagamit yung boto mo. Mahuhuli natin yan. Yeah. So, lalo-lalo na kung inactive kayo, yes. Two times na kayo hindi nakaboto kinangal sa national elections, well, considered inactive yan. Pero lilitaw pa rin yung pangalan nyo eh, dun sa book. Oh, nandiyan pa rin actually sa book of voters. Oh. Nakalagay doon, may notation yan na inactive. Make sure hindi nagamit yun. Kung wala tayong tiwala sa election, huwag ka na magparehistro. Para hindi ka na makipaglaban doon sa presinto para makaboto ka. Kasi kung hindi ka na magbuboto, gagamitin yung boto mo ng sindikato. Ngayon, kung gusto nyo talagang bumoto, i-activate nyo kung active na kayo. Pwede pa hanggang September. So, anytime yan dapat. Ang tanong yung mga OFWs, paano nila gagawin? Hindi ko alam yung... Wala pa. Kasi ako, inactive na rin ako eh. Inactive na rin ako. Dalawang eleksyon ako hindi bumoto. Kasi wala naman akong tiwala dyan sa eleksyon niya eh. Ako kasi, ang lawyers, parati kami na i-inactive dahil nagtatrabaho eh. Oo nga, totoo. Kung saan ka lang napupunta. Wala ako dyan sa ano. But meron daw sila yung for those na wala dun sa ano, yung early voting. Yeah, early voting. So, kailangan talakayin natin yung early voting. Ito, para masingit lang natin. We have 1 minute. Yes. Para po sa mga kandidato o mga gustong kumandidato, alam natin yun lalo-lalo na sa mga lokal. Namamantuman mo yung presinto eh. So alam mo kung ilan ang boto mo sa presintong iyan. Correct. Ang suggestion ko nga, yun, mag-execute ka ng affidavit doon sa mga tao gustong bumoto sa'yo. Yan. Tapos ikumpara mo yan sa resulta ng eleksyon. Hindi alam ng komelig kung ilan ang affidavit mo eh. So pag niyari ka nila, sa example, mayroon kang 50 na affidavit na bumoto sa'yo. Tapos paglabas ng re-election result, dalawa na lang ang bumoto sa'yo. Ikaw na lang at asawa mo. Hindi na bumoto yung mga anak mo. Ay, may prima facie evidence ka na dinaya ka. Correct. May probable cause ka. Yan. Then, pag nangyari yan, and it appears to be widespread, ay hindi na tayo papayag. Buksan na natin yung lahat ng election ballots. Bilangin na natin. Yes. Well, may basis tayo. Probable cause. Probable cause. Mababa lang evidentia rin. So, yun. Maraming salamat. thank you. Na naman tayo. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay, especially dito kay Emerliak na nagpadala thank daw you. Ng kape para sa atin. Thank you. At saka kay Eduardo Mesa, happy birthday sa pamangkin niya, Dr. Lowena Weng Nieles and Sherilyn Len Isaac. Maraming salamat din for your super chat. Antabayanan, susunod na programa in the Heart of Business with Umaru Pahati Sarni and Dito Gagmi. We'll see you tomorrow on Karambola. Ako po si Twixie Cruz Angeles. Tambayan sa DWIZ.